Ano ang ibig sabihin ng oust, Duterte? Ang ibig sabihin ng oust ay drive out or expel from a position or place. So ibig sabihin, pag sinabing oust Duterte, ang ibig sabihin ay tanggalin si Duterte sa pagiging presidente. Pero tama ba yun? Sa ilalim ng demokratikong bansa, ang kapangyarihan ay nasa majority. Ang kapangyarihan ng Pangulo at ng mga leader ng bansa ay binigay ng mamamayan nito. At sa oras na makapili ang nakakarami sa panahon ng eleksyon, ibig sabihin ibinibigay na nila ang kapangyarihan sa leader na pinili nila. Maganda ang pribilehiyo ng demokrasya, pero meron ding itong hindi magandang na idudulot. Isa sa mga magandang na ibibigay nito ay ang kalayaan ng mga nakararami ang nasusunod at ang kakaunti ay kailangan magpaubaya. Pero ang isang problema nito ay paano kung ang nakakarami ay mali? Yan ay isa lamang sa pribilehiyo at sumpa ng demokrasya. Kaya kung ikaw ay masaya sa pribilehiyo na tinatamasa mo dahil sa demokrasya, kailangan ay matutunan mo din tanggapin ang sumpa na dulot nito. Dahil walang perpektong gobyerno o tinatawag nilang utopia. Ang demokrasya ay maganda para sa nakakarami, ngunit hindi perpekto sa kabuuan. Para maranasan naman ang utopian dream, ang isa sa mga dapat gawin ay sirain at palitan ang hindi perpektong gobyerno. Yan ang lihim ng ilan sa mga political activist na hindi nila sinasabi sa mga tao. Ang utopia ay hindi makakamtan dito sa mundo dahil sa pagkakaiba-iba ng mga tao at ang mundo ay hindi perpekto. Kung may matutuwa, sa kabilang banda naman ay may taong maaari ding masaktan. Dahil nasa ilalim tayo ng demokratikong polisiya, kahit na hindi mo binoto si Duterte pero siya ang nanalo, para na rin siya ang binoto mo, hindi bilang isang individual na botante, pero dahil ikaw ay nasa ilalim ng pribilehiyo ng demokratikong bansa. Ibig sabihin ba nito ay wala nang karapatan ng tao dahil ibinigay na nila ang kanilang kapangyarihan? Hindi. Maaari pa rin magsalita upang malaman ang kanilang kailangan dahil ang gobyerno ay ginawa para sa mamamayan. Pero ang pag-iinsulto, pag-aalimura sa gobyerno ay kawalan ng respeto sa demokrasya. Bilang isang mamamayan, kung marunong tayong tanggapin ang pribilehiyo, dapat ay matutunan din nating harapin ang sumpa nito. Sa kabilang banda, kung hindi mo gusto maranasan ang negative effect nito, wala ka ding karapatang tanggapin ang pribilehiyong ibinibigay nito. Dahil may mga bansa naman na walang demokrasya tulad ng North Korea. Pwede mangyari ang oust Duterte pero napakaliit ang porsyento dahil nakikita natin na mas marami pa rin ang naniniwala sa kakayahan ng presidente. Kung magkakaisa lahat kasama ang militar na tanggalin ang presidente, si Vice President Lenny Robredo ang papalit. Mapalad pa rin tayo dahil sa kabila ng mga pagsubok natin sa ating bansa ay may isang malaking pag-asa, ang isang mananampalataya. Hindi man makamtan ang perpektong gobyerno dito sa mundo, ito'y panandalian lamang at meron namang isang perpekto at ganap na buhay sa mga taong mananampalataya kay Jesus. Isang eternal, hindi matatapos at tunay na utopian dream sa ilalim ng perpektong gobyerno ng isang perpektong Diyos.